And then, ako yung mag-start. Sige. Hindi, ano mo rin katabi mo? Kasi iba, wala ka saan, dapat happy. Sige. Yung kung muna tayo tumigil, pwede. Mag-opening prayer muna tayo. Pangunahan tayo ni Gitaging, ni Lola Ging. Amen. Sige po tayo lahat ay yung mapag-ulitin. Dakilang Diyos, napapasalamat po kami sa napakagandang araw na ibinigay mo po sa amin. Salamat po, Ama, sa pagdiriwang ng kaarawan ng aming minamahal na baby, O Lord, pati na po ang kanyang pag-aalay sa araw na to. Dalangin po namin na buksan mo po ang aming mga puso sa pagtanggap ng iyong mensahe at naway maging makabuluhan ang karanasan na aming matatanggap po sa mga oras na ito. Pinupuri ka po namin at dinadakila at pinagkakatiwala ang lahat ng magaganap mula sa sandaling ito hanggang sa pagtatapos ng aming pagdiriwang. Pinupuri ka po namin at ibinabalik ang lahat ng karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan, okay. So, double celebration tayo, di ba? Dedication or pag-aalay at saka birthday. Kaya, double din yung gagawin natin pagkain ngayon kasi double celebration. Hindi, jack lang yan. Di ba, Alay, kung kukulangin, napit ka lang kay Tita Ging isang sasalos ng mga bulan. So, sa Matthew 19, yan, simula doon sa 13 hanggang 15, nilapit kay Jesus yung mga bata. At yung disciples, nirebuke, no? At pinigil sila, or pinigil ng mga disciples, yung mga tao na nagdala ng bata kay Jesus. Ang ginawa ni Jesus, nirebuke niya yung mga disciples at sinabi niya, "Let the children come unto me, for theirs is the kingdom of heaven." Sabi niya ganun. Hayaan na ang mga bata ay lumapit sa akin sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. At pagkatapos noon, binless ni Jesus yung mga bata. Ang mga bata ay napakahalaga sa puso ng ating Panginoon. At napakaganda na bata pa lang sila ay nilalapit na sila ng mga magulang para i-bless. Maging si Jesus sa Luke 2:21 and 22, mga about 8 days old siya. Siya ay inilapit ng kanyang mga earthly parents, no, si Joseph at saka si Mary sa God the Father para i-dedicate or i-present sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito ay kasabay ng birthday celebration ay i-aalay or i-dedicate, i-present natin kay Lord si Tiffany. Siya ba yun? Yeah. Okay. Sige. Anong palayo niya? Shikaina po. Shikaina. Tiffany Shikaina. Yan. So, ang gagawin natin ngayon ay pag-aalay, paghahandog, no? Or dedication sa ayon sa banal na kasulatan. Nakasanayan natin na tayo ay binibinyagan, kinukumpilan, pinabautismuhan o ano pa mang ginagawa ng religion, pero all these things are unbiblical. No, hindi ho yun na inaayunan ng banal na kasulatan. I'm very sorry for that. Ano po, ako ay bininyagan, ako ay kinumpilan, pero hindi iyon inaayunan ng banal na kasulatan. Yun ay doctrine lamang po ng religion, pero sa banal na kasulatan, ang bata po ay inilapit kay Jesus para i-bless or para i-alay o para i-handog. Nakanawaan po natin? So, ganun po yung gagawin natin sa ngayon. Naalala ko nung baby pa si Jean, siya ay inihandog o inaalay din siya, di ba, Beno? At ninong niya ako. At nung oras na iyon, hindi pa ako Christian. So ako yung nagtataka kasi nasasanay ako sa mga binyag eh, di ba? Sa mga kumpil. Ako yung nagtaka, niinom ako ni Jean, pero iba yung ginawa, dedication na. No? Pero ganun pa man, dahil syempre, kahit na hindi umaagree ang yung spirit, ay na mag-anak mo, go lang ng go. Ganun yun. Pero later on, naunawaan ko na until na ako ay naging Christian. No? Paano ba akong naging Christian? Eh kasi si pinsan namin, ni baby, si Tony, no?
Eh, halos kami mga magpipinsan, very close kami talaga. No, kaya kita mo si baby, dinadaan lang lagi sa pagiging pinsan eh. Kaya kita mo kahit Sunday eh, may service nandito pa rin ako. Dinadaan palagi sa pagpipinsan. Pero ngayon, magbabayad ka ng malaki. And then, joke lang yun. So kami mga magpipinsan, masyado kami close sa bawat isa. Halos kami magkakaibigan, magkakamag-anak, magkakasama kami sa mga gimmick-gimmick, magkakasama kami sa mga sugalan, sa mga inuman. Pero isang araw, nakita ko yung pinsan ko, si Tony, ay hindi na umiinom ng alak. At nagulat ako, sapagkat di na siya umiinom ng alak, na samantalang kasama ko pa sa inuman ng alak yun, magkasama pa kami. At na-curious ako sa mga bagay na iyon. Hanggang isang araw, dinala niya ako ng Bible study. No? At actually, hindi naman Bible study yun eh. Birthday celebration yun. It so happened na ang nag-birthday isang Christian. At bago ang birthday celebration, ay nagkaroon ng preaching. At doon ko naunawaan na meron palang langit at meron palang impyerno. Na kinakailangan kong paghandaan ang buhay sa mundong ibabaw na ito. Kinakailangan bago magwakas ang buhay sa mundong ibabaw na ito, kinakailangan makapagbalibiyog kay Kristo. Kaya nung time na iyon, ay tinanggap ko si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay ko. So doon na nagkaroon ng turn around ang buhay ko, at nabago yung buhay ko, at naiwanan at nabitawan ang lahat ng bisyo at kasalanan. Napakahirap iwanan ng bisyo at kasalanan. Pero kapag totohanan ibinigay mo ang buhay mo kay Kristo, lahat ng bisyo mo at kasalanan aalisin ng Panginoon niya. Ang sigarilyo na ang ating katawan, pinapausukan natin na hindi naman puno ng mangga na nagiging mahilan para yung ating baga ay mawala. At ang aalak na nilalagay natin sa ating katawan na parang gasolina na hindi naman tayo mga motor na nagiging dahilan para yung tiyan natin, yung atay natin ay magkaroon ng diferensya. No? Sa madagsalita, mga bisyong panandali ang aliw, panandali ang saya, panandali ang kaligayahan, pero ang kahantungan ay pagkasira ng ating katawan at pagpunta ng impyerno. Natutuwa nga palagi yung mga anak ko sapagkat napapag-aral ko sila ng maayos, na ibibigay na po ng maayos sa kanila ang dapat kong maibigay. No? Napag-aaral ko sila sa mga well-known na private schools na ibibigay ko yung dapat maibigay sa kanila at naibibigay yung narapat sa kanila. Isa lang ang sinasabi ko sa kanila kasi wala akong bisyo. Kasi kung may bisyo ako, mapupunta sa alak, mapupunta sa sigarilyo, mapupunta sa sugal, mapupunta kichiks, kichiks 1, kichiks 2, kichiks 3, and kichiks 4. Yeah? So, mababawasan. Mababawasan yung income. So, sabi ko sa kanila, kaya ako na ibibigay sa inyo yung dapat na maibigay sabagat wala kasi akong bisyo. Kasi kung may bisyo ako, may kahati kayo. No, kaya yung bisyo talaga, hindi talaga nakakatulong yun. Di ba? Hindi talaga nakakatulong sa ating physical na katawan yun. Hindi nakakatulong sa ating pamilya yun. Pag tayo ay namatay, pupunta tayo sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno sapagkat nabuhay tayo sa bisyo at kasalanan. Kahit na tayo ay may religion, kung tayo naman ay nabubuhay sa kasalanan, useless pa rin. Impyerno pa rin ang ating pupuntahan. Kaya sabi ng Panginoon, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, hindi naman kayo sumusunod sa akin. No? At ang sabi ng Lord, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng kasalanan, nararapat kayong mabulid sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. Kaya ang nais ng Panginoon ay ilapit natin yung mga bata kay Jesus, at hindi lamang si Jesus, dapat pati tayo ilapit natin ang ating mga sarili kay Jesus. Ang sabi nga ng Deuteronomy chapter 6 verse 5 hanggang verse 9, no? Hear, O Israel, the Lord thy God is one God, and thou shalt love the Lord thy God with all your heart, soul, mind, and might. Sabi nga noon, ang Panginoon mo ay isang Diyos na binubuo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa.
At ang sabi ng ganoon, ituro mo sa iyong mga anak. No, ituro mo sa iyong mga anak. No, ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi naman nakikita ng mga anak ko na ako'y nagbibisyo. So lahat ng mga anak ko, wala rin bisyo. Hindi sila umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, hindi nagda-drugs. Bagamat sila minsan ay may mga bilang mga kabataan ay may mga ano rin silang nagagawa, pero hindi sila nabubuhay sa kasalanan. Sapagkat ang mabuhay sa kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan sa tagatagatang pabuhay ng impyerno. Kaya yung gagawin natin ngayon ay napakaganda. Ano? At ako'y natutuwa sa mga magulang, natutuwa ako kay baby. Yan yata ang favorite kong pinsan eh. Ikaw ang favorite kong pinsan. Magpinsan kami, yung tatay niya at saka yung nanay ko, magkapatid. Ganun yun. Yeah, kaya ang middle name ko, Diaz, hindi pa ko naawa. Kasi nagkamali sa birth certificate eh. Naman mga matatanda eh, dapat ang pangalan ko, Ricardo Bacunawa Carillo. Eh nagkamali sa birth certificate pag fill up, na ilagay Ricardo Diaz Carillo. Na wala yung Bacunawa. Pero ito din Diaz, parehas pa rin yun eh, di ba? Kaya kayong magpinsan, magkulo eh, may Bacunawa, meron Diaz. Pero okay lang yun. Pero isa na masasabi ko sa inyong lahat, sa maniwala kayo sa hindi, magaganda at mga gwapo kami. Eh, ganyan pala para sa Lord doon. Eh, totoo naman, tangisa na ako ng ebidensya. At kung tatanungin niyo ko ilang taon ako, hindi na po ako 21 years old. 22 na po ako. 22 na. So, yun, napakahalaga na nakita na kulitin ko ulit, no? Sa Matthew 19, beginning verse 11, verse 13 and 15, nilapit ni Jesus ang mga bata, that Jesus might lay his hands upon these childs and bless the child. Ang ginawa ng mga disciples, pinigil nila yung mga taong nagdala ng bata kay Jesus, and Jesus rebuked them, at ang sabi niya, let the children come unto me, for theirs is the kingdom of heaven. Dali ng mga bata sa akin, upang sa ganoon ay sapagat sa kanila ang kaharian ng langit. At maging si Jesus sa Luke 2:21 hanggang 22, yung kanyang earthly parents. Gusto ko ipaalam sa inyo na si Jesus ha, hindi yung maraming Jesus niyan, no? Agay ng asawa ni Jesus, si Jesus siya. Hindi siya yan, ha? Eh, alam ko mabalit yan. Si Jesus pangalan niyan, eh. Naniniwala ako, hindi lang pagtulog, kahit gising, mabait talaga yan. Jesus ang pangalan, eh. Si Jesus po, para sa inyong kaalaman, ay Diyos na nagkatawang tao. Marami nituturo na si Jesus ay maliit lang na Diyos o tao lamang, pero si Jesus po ay tunay na Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Bago siya nagkatawang tao, ang pangalan niya si Jehovah, ang pangalan niya si Yahweh. At nung siya po ay nagkatawang tao, nabuhay bilang tao, at siya ay nagbayad ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, namatay siya. But after 3 days, he was resurrected from the grave. Kaya po, at ngayon nasa langit siya. Ang kasama natin ngayon ay ang Banal na Espiritu, the third person of the living God. So, niniliwanag ko lang yun, there's only one God, but has three divine distinct personalities. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Naunawaan po natin mga minamahal. Sino hindi nakapanawa? Lahat ng sinabi ko, uulitin ko ulit. So, okay. So, yun. Sa araw na ito, ay nag-aalay tayo. At the same time, celebrate natin yung birthday. Ano po? Pero sa ngayon ay, saglit muna tayong yung mukha tumikit. Saglit lang. At habang tayong na lahat ay nakayabat nakapikit, huwag mo muna kausapin. Kalibat ka ng ligot at harapan. Saglit lang ito. Saglit lang. Huwag mo muna kausapin. Huwag mo muna kalabitin. No, hayaan mo muna siyang makapag-concentrate. At habang tayong lahat ay nakayabat nakapikit, tinanggap mo na ba si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo? Isinuko mo na ba ang buhay mo sa Kanya? Ikaw ba ay nagsisina ng iyong kasalanan at nagbalik loob sa Panginoon? Kung hindi pa, ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kaparusahan ay dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang impyerno ay para lamang kay Satan at sa mga demonyo. Pero maraming tao ang pupunta roon sapagat pinipili nilang
sundan si Satan at ang mga gawa ni Satan. At kung sa oras na ito, kung hindi pa natin tinanggap si Christ bilang Lord and Savior ng ating mga buhay, bagamat tayo ay may religion, tatanggapin natin kayong si Christ bilang Lord and Savior ng ating mga buhay upang magkaroon tayo ng katiyakan na pagkatapos ng ating buhay sa mundong ibabaw na ito, tayo ay pumasok ng langit. Habang tayong lahat ay nakayokot na kapikit, taas natin yung ating kanang kamay patungo ng langit. Mamumunang tingnan kaliwat, kanan, likod at harapan. Pabayaan mo siyang makapag-concentrate ng kanyang sarili. At sabihin mo ito, Panginoong Diyos, ako'y nagpapasalamat na sa oras pong ito, ako'y napaalalahanan, ako'y naliwanagan na merong langit, merong impyerno, na kinakailangan ako'y magbalik loob sa iyo at magsisi ng kasalanan. Kaya naman sa oras na ito, totohanan akong lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga nagawa kong pagkakasala, mga bisyo kong nagawa. Nagawa ko ito ng lihim o hayag. Nagawa ko sa isip, salita, at sa gawa. Patawarin mo po ako. Kugasan mo ako ng iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na ito, itala niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit upang sa ganoon, sa pagharap ko sa iyo, ako'y hindi mapahiya at hindi maitapon ng impyerno, kundi magmana ng buhay na walang hanggan. Patuloy mo po akong baguhin. Patuloy niyo po akong akayin sa daan ng katwiran. Salamat po, O Diyos ng marami, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Lahat ay dumilat na, at kung ginawa mo yan sa iyong puso, mamayang gabi, kunin ka ni Lord, pasokan ng langit. Sapagat hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ibabaw na ito, si Rico yan at the age of 27, natulog, kinabukasan, hindi na nagising. Si Marquesiello, dream, believe, survive at the age of 20, no? Kinabukasan, wala na rin. Kaya kinakailangan, lagi tayong ready. Pero gusto ko sabihin sa ating lahat, mahahaba ang buhay natin. Amen? Kasama ang ating mga mahal sa buhay. So tawagin natin yung bata, yung ninong at ninang at yung mga magulang. Yan si Reynard, si Luis, tama ba yung pronunciation ko? Si Evan, si Lester, si Christine, si Jenny, si Vanji, at saka si Marimar. Ayan. Galing na lang. Marimar. Itin ko ha, si Marimar, si Vanji. Hindi ko namamagit ang mga apelido ninyo, ha? Okay lang. Si Jenny, si Christine. Ito nga. Ayan. Si Rain, si Ray, Raynard. Tama ba yun? Luis, Ebeb. Lester at si Joel, yun. Hindi ko na banggit yun, hindi ko nabasa yung si Joel. At kung mayroon akong di nabanggit, pasensyahin nyo na. At pakibulong nyo sa akin kung sino-sino po kayo. At si, si Murmur. Sorry, Murmur. Sige, lapit kayo rito. Yan, at ang mga magulang ay si Murmur Jean Ruiz at ang tatay ay si Jesus Enriquez. At ang ating handog sa Panginoon ay si Tiffany Shekaina R. Enriquez. Yan. So, marami na palang nino at ninang eh. Sumobra man yung oras natin eh. Kayang-kaya nilang tugunan niya. Hindi na kailangan si Tito. Hindi, joke lang. So, napakapalad ng baby, no? Na kayo ang mga ninong at ninang. At kayo ang tumatayong ikalawang magulang ng bata. Alam mo ninyo, for your information, ay lahat ng aking mga inaanak maging sa kasal, lagi ko silang pinapag-pray. Hindi ko man sila nakikita, lagi ko silang pinapag-pray sapagkat yung hindi ko... So, yan. At natutuwa tayo sa mga magulang sapagkat hindi rin nila tayo hindi sa Panginoon ang kanilang mga anak. Kaya, palakpakan din natin ang Lord sa buhay ng mga magulang. Alam mo, ako'y natutuwa sa ating dedication at birthday celebration ngayon. Although, masabi natin maliit ang lugar, it's not the place. Hindi ang lugar. Ang mahalaga, yung ating pagsasama-sama
sa kalooban ng Panginoon. Amen ba, amen ba yun? Amen. O, sige. So, hinihiling ko, makiisa na tayo ha? Sa prayer. Okay ba kayo? So, sige. Extend nyo yung mga kamay nyo rito sa baby. Extend nyo ha? Tapos yung mga picture-picture, okay na. At manalangin tayo. Panginoon Diyos, kami pong lahat na narito, sama-sama, kaming mga kakilala, kaibigan, mga mahal sa buhay, mga magkakapag-anak, mga magulang at mga ninong at ninang, hinihahandog po namin sa iyo, Panginoon, si Tiffany Shikaina. Kailangan namin, dakilang Ama, na ilayo mo siya sa anumang sakit at karamdaman. Bigyan mo siya ng kalakasan at kalusugan. Bigyan mo siya ng talino, dakilang Diyos. Sa kanyang paglaki, tanggapin ka niya bilang Lord God, Savior ng kanyang buhay. Paglingkuran ka niya, Panginoon, at gampanan niya kung ano man ang role na pinagkakatiwala mo sa kanya sa buhay na ito. Panginoong Diyos, hayaan mong ang buhay niya ay guminihawa sa kanyang paglaki. Bigyan mo siya, Panginoon, ng mga matitinding karangalan. Dalangan namin, dakilang Diyos, na bigyan mo siya ng mga mabubuting mga kaibigan. Paligiran mo siya ng mabubuting tao, Panginoon, upang tumahak siya sa isang matuwid na landas ng buhay. Pinataas din namin, Panginoon, ang mga magulang, tanawag bigyan mo rin ng kalakasan at kalusugan. Maging ang mga mahal sa buhay na tumutulong sa bata. Ibigay niyo ho, O Diyos, ang lahat ng provision upang sa ganoon ay matugunan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ang mga ninong at ninang, bigyan nyo rin ng kalakasan at kalusugan. At sa gitna, Panginoon, na ang bata ay makailangan, nawa na rin sila bukas ang puso. At i-offer, at ano mang pwedeng i-offer para sa bata. Kaya po, Ama, sa oras na ito, nagkakaisa kaming lahat, Panginoon, inihahandog po namin sa iyo, Diyos, si Tifaina, si Kaina. At sa oras na ito, Ama, as I lay my hands upon this child, let the blessings of God be upon us. Let the blessings of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit be upon her, O God. So, Father, bless you tayo na Panginoon. From the crown of her head to the sole of her feet, Father God. At mula sa oras na ito, Panginoon, ang pagpapala, ang kaginhawaan, ang kalakasan at kalusugan ay sa kanya ho. Kasama na rin sa kanyang mga magulang, kasama na rin sa mga ninong at ninang, kasama na rin ang mga kamag-anakan. And Father God, we want also to take this, ikaw Belika, take this opportunity na ipanalangin na rin po namin, Panginoong Diyos, ang bawat isang nangangailangan. Sa oras pong ito, dahilang Ama, tinataas po namin ang bawat isa. Sino man ang may sakit, sino man ang may karamdaman, sino man ang may pangangailangan, tugunan niyo nga po, Diyos. Lalong-lalo na si Diyos mo. Father God, abutin mo siya sa oras na ito. Idantay mo ang mapaghimala mong kamay sa kanya. From the crown of his head to the sole of his feet, Father God, pagalingin mo siya. Gawan mo siya ng himala. Ubalin, Father God, that you are the miracle working God. Hala po, Ama, sa oras na ito, kami pong lahat ay nagkakaisa, you have said in the words, the two or three, Lord, gather in your name and asking something from the God, and you will grant our request. Hala po, Ama, sa oras na ito, Panginoon, nagtitiwala kami. Kami pinapagaling mo, pinapalakas mo, pinapagpala mo, lalong-lalo na si Joshua. We rebuke, Father God, the spirit ko ng anumang karamdaman sa kanyang katawan. At hindi namin pinapanitulutan. We send up to hell in Jesus' name, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. At sa oras na ito, Panginoon, we claim healing, we claim victory, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God. Patuloy niyo pong bigyan ng katatagan at kalakasan ng bawat isa. Patuloy niyo pagpalain at paginhawain ng bawat isa. Huwag niyo pong pababayaan ng bawat isa. Maging ang mga mahal sa buhay namin nasa ibang bansa. Abutin niyo sila. Tanggalin niyo ang anumang kalungkutan. At maranasan po nila na sa gitna po ng kanilang pag-iisa at pagkatrabaho, maramdaman po nila ang inyong pag-ibig at pagmamahal.
Maraming maraming kong salamat, dakilang Ama, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, ang bawat isa ay magsabi na. Amen. Napakala natin ang Panginoon po. At huwag mo na kayo listat para sa inyo, Peter. Thank you. Kaya na naman sa ngayon at natitiwala kami, Panginoon, na itong unang hakbang ng taong ito ay hakbang po ng tagumpay. At magpapatuloy po ang kanyang katagumpayan. Salamat po, O Diyos, ang marami sa pangalan ni Jesus. Amen.